Hello, my name is Mike. I am a young doctor from the Philippines. If this is your first time to join us, we talk about anything related to pre-med, med proper, clerkship, internship, PLE, USMLE, and beyond. Welcome to the Better Pill, your weekly prescription of tips and insights to become better students, better interns, and better doctors. Hello, thank you Adrian for your previous episodes. So for today, I'm going to talk solo and I'm going to discuss Anki flashcards. So according sa website ng Anki, they describe Anki as, Anki is a program which makes remembering things easy because it's a lot more efficient than traditional study methods. You can either greatly decrease your time spent studying or greatly increase the amount you learn. So yung Anki, available siya sa iOS, Android, Mac OS, PC, and browser. So yung pinaka-gist lang ng Anki, for example, nag-memorize ka ng capitals, kunyari, what is the capital of the Philippines? So may tanong, then click mo yung show answer, then lalabas Manila. Then Anki will ask you how well you know the answer. So easy, good, or hard. So if you click easy, so yung interval na lilitaw siya ulit, 4 days. Tapos pag hard naman, after 10 minutes. So after 4 days, ma-encounter mo ulit yun. And then iba na yung values nung day interval niya. So ginagawa niyang spaced hanggang sa sobrang tagal mo na siyang ma-encounter. Nasa long-term memory mo na. So when did I start using flashcards? So as a pharmacy graduate, we had to deal with a lot of plants sa first year. So, ang ginawa ko noon, para ma-memorize yung mga scientific names, yung taxonomy, gumawa ko ng traditional flashcards, yung kuha ko ng bond paper, kakat ko pa siya into 8 yata, tapos ilalagay ko yung tanong, tapos sa likod yung sagot. Tapos kukuha ko ng puncher para magkaroon ng hole, then maglalagay ako ng ring. So, meron akong flashcard deck. So, pagkatapos nun, I discovered na medyo ang hassle minsan napupunit, minsan nababasa. So, nag-search ako, I discovered Quizlet. Quizlet is like a simplified version of Anki. Tsaka pwede ka maglagay ng pictures sa one side. Tapos, yon. So, ang pros ng Quizlet, ano siya eh, very user-friendly. And yun, pwedeng picture. So, hindi mo na kailangan mag-print. So, ang cons naman nung Quizlet tsaka nung traditional flashcards, kung magre-review ka, may mga card ka na sobrang master mo na, may mga card na hindi. So kung magre-review ka, kailangan mo ulit daanan lahat. So minsan, nauulit na nauulit kahit sobrang master mo na. Tsaka ngayon, yung Quizlet, meron na siyang membership fee. Tsaka palagi nagka-crash yung Quizlet. Then I discovered Anki. Nung mga third year yata o second year ako. So, nung simula, ang hirap niyang kalikutin, very complex. Tsaka minsan, hindi ko na mahanap yung card na ginagawa ko. So, after some time, nag-shift back ako to Quizlet. So, fast forward, med school na ako. Then, yun, nahirapan din ako mag-memorize ulit. Tapos, yun, nag-search ako sa internet. So, how, sa internet, kung paano mag-aral yung mga ibang students sa ibang bansa, sa US, sa UK. Then, ang lagi nilang sinasabi, they advocate Anki. So, na-convince ako noon, I studied the complexities of Anki. Tapos, na-discover ko meron silang mga add-on or yung mga extra features na pwede mong i-download para ma-maximize mo yung full potential ng Anki. So, first year pharma ko, 2011 yun. Ngayon, 2021. So, what has happened to Anki? Sobrang laki ng development ng Anki. Especially dun sa mga add-on. Yung pinakamaganda siguro para sa akin is yung image occlusion add-on. So for example, nag-memorize ka ng anatomy, diba may label yon? Pwede mong takpan yung label, lahat ng label, tapos magiging card na siya. Identify the part. So nakatakip yung mga label. So maganda siya for biochem, anatomy. Then marami pang sobrang dami pang add-on like yung tagging system. Parang it's a way of organizing your cards para hindi ka mawala. And yung rescheduling. So
So yung rescheduling, pwede mong kalikutin yung algorithm ko anong bagay sa'yo. So as of now, meron akong 38 add-ons. So pwede ko namang ituro yon. Ayun, mahaba-habang lecture siguro yun, pero sobrang high yield ng mga, kung alam mo yung full potential ng mga add-on, very useful sa mga gagawin mo. Tsaka ngayon, sobrang dami ng pre-made decks na sinashare ng mga users na pwede natin gamitin. Pwede ka mag-aral ng guitar chords using Anki, or learn languages, or coding. So in my case, ang benefits ng Anki, kasi ang dami kong exams na tinake. And yung exams na yun, magkakasunod. So I need to study efficiently. I need spaced repetition para efficient yung study ko. And active recall para yun. Kasi nung November, I took the PLE. Then nung December, I took the basic course in ophthalmology. Exam siya kung gusto mo mag-residency ng OFTA dito sa Pilipinas. Then nung January, nag-take ako ng USMLE Step 1. So, wala akong luxury of time. So, I needed to squeeze talaga kung anong meron akong time. And I think yung Anki talaga, sobrang laki ang tulong sa akin. Lahat yun napasa ko. Actually, may study sa States na ginawa na kino-compare yung mga students na gumamit ng Anki versus hindi for USMLE. And they found significant results. So, I'll put the link of the study below para mabasa nyo yung binabanggit ko. And recently, nung April, nag-take ako ng Chinese exam, Mandarin Level 2. Luckily, nakapasa naman. So, 3 take-home key points sa episode na to. Number 1, Anki is only a tool, not a learning material. Second, if done properly, spaced repetition softwares is an effective way of reviewing versus rereading. And my last point, my last take-home point, every med student should consider the use of Anki for efficient learning. Meron akong ginawang YouTube video na ginawa para makita nyo yung Anki, bird's eye view ng Anki. So ilalagay ko sa link below at saka yung official website ng Anki. So that's it. Thank you. Thank you for listening for this episode. So this has been Mike. Catch us again next week for your refill prescription of the Better Pill.